Okay, so ngayon, paalis ako. Good morning, everyone. So, paalis ako ngayon and ang lakas ng ulan. And I did my eyebrow right now, but I did not blend it well. So, medyo kalat-kalat pa yung aking kilay, but I efforted na maglagay ng eyebrow, ganyan-ganyan. And hindi ako nag-eyeliner. So, very simple makeup look with pink lipstick, ayan. So, ito yung aking pa-seller moon outfit, ayan. Tapos, nag-hoodie ako ng jacket. And also, kasi umuulan ng malakas. So, ipakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ulan ngayon. So, ito pa ang very weird talaga kasi kagabi namatay yung ilaw and pagising ko, nagbukas na yung ilaw and it's so sad that I wake up in the morning and I remember those pearls that already missing. So, ayun, nalulungkot ako but if there's a chance to replace those pearls, I don't know, it's years by years those pearl and siguro gigising ako sa umaga tapos biglang maiisip ko na kaya kong palitan yung ganun na mga bagay but no matter what happen isipin ko na lang na hindi lang ako ang mga tao na nagkaganon or nagkaroon ng nananakawan ng ganun and hindi ko alam, iniisip ko kung ilalagay ko sa bangko yung mga jewelry like international na safe deposit, ganyan na para ma-safe yung mga ibang jewelry or itatakbo ko na lang. But for the price of those jewelry, siguro kaya, hindi ko na kailangan ilagay sa bangko, kaya ko naman makipag-away sa public para hatakin yung mga jewelry na yon. And if maubos lahat yun, yun na lang yung kumbaga na build up ko na jewelry sa loob ng more than 20 years from running from my teenage life like that. And it's okay. It's happening to those people. And pera lang yan. Hindi mabibili ang pangalan dahil lang sa mga jewelry na yon. So, ayan. I'm going to show you my outfit na. And I'm wearing my husband clothes. Ayan. So, sinuot ko ang kanyang damit. Imaginin mo, sinuot ko ang kanyang damit. Ang damit niya na to, siguro mga 13 years ago, ganyan-ganyan. Hindi ko na maalala, siguro mga 13 years ago. Ayan, sinuot ko siya. And sabi ko, ang liit ng kanyang damit. Ngayon ko lang napansin, sabi ko, ang liit ng size ng damit niya. So, ayan. So, kasi pag nasa public places ako, merong mga nag-i-screenshot ng jewelry na ginaganon ako ng harapan. And gusto kong sabihin na, ano to, mag-auction kayo kung ano yung dala ko. Tapos usap-usap kayo by groupings. And then pag naligaw ako ng madilim or ganyan-ganyan, biglaan yung bebenta yung ano. Or kung na-salvage ako, pag-iwahiwalayin nyo yung mga jewelry, yung mga ganon. Mahirap mo ako malagay sa kabaong at igit sa lahat, mailagay sa mga kabaong ng kinabukasan na may kinabukasan. So, ayun, papunta na ako ng UP. Ayan, papunta akong UP ngayon and also papunta akong UST and also FEU and also tingnan natin kung ano mangyayari kasi sinabi nung sa FEU na pwede ka naman na mag-enroll ng second semester ganyan but sabi ko ayoko kasi hindi ko kaya habulin yung half sem na naiwan kasi hahabulin mo yun eh para sa loob ng 6 months
yung full units na yun, maibagsak mo doon sa habuli mo na second sem. Imaginin mo yun, kasi pwede mo yun habang nag-aaral ka nung first sem, anong second sem, ahabulin mo yung second sem na naman. So, habulin mo yung lesson, ganun. And then, full units pa. So, sasabog na yung bungo ko noon. Hindi na ako ganun ka-genius. Hindi ko kaya yung gawin. So, ayun, there's no safe place to all targeted individual. Take care always, everyone. And naisip ko na, sabi ko, kung wala lang akong dala na mga jewelry, kaya ko makipagsapalara ng 24/7 na nasa labas ng bahay na maghahabulan kaming lahat. Yun nga lang, napapahinto ako dito sa condo or hindi ako maka-attack or makapunta sa kung anong gusto kong puntahan dahil nga natatrap ako dito sa mga dala ko. Yun ang problema. Tapos makikita ko pa kayo sa public screenshot nyo pang jewelry. So ayun, nangyayari yan sa Europe. Kaya yun ang problema. Nasa airport ka pa lang ng Europe, you should... think about safety. Kasi pagdating mo niyan, alam mong salvage sa Europe talaga. Lagi nila inahagis yun sa dagat. Yung mga tao na yon na isa-salvage nila. Pero hindi mga tao yung sinasalvage nila. Mga geisha siya na white lady, na ghost, na aswang, na invisible thief. Yun ang pinagdidiskitahan ng mga European. Kaya pag pagpasok pa lang ng kumbaga nakalaban ni Gladiator na nagpanggap na si Medusa sa Europe, naka-step pa lang siya sa dagat ng European, hindi na siya makapasok kasi grabe magdasal ang ng Latin ang mga taga-Vatican. So ayun, yun ang problema ko. So I can do that. Marunong ako ng Latin, ng Spanish or anything about that rosary. So take care always everyone. Kung hindi kayo marunong magdasal, huwag kayong lumabas ngayon kasi hindi niyo sila malalabanan. Pero kung kayo ay magaling magdasal at kayo ay matagal ng Catholic, mahirapan silang pabagsakin kayo. Nakakaawa nga sila yun kasi dito sila sa mundo na to, bukod sa sex slave sila, inuutusan din sila magnakaw and hindi sila nakakarating sa kabilang buhay kasi hinuhukay at hinuhukay pa rin itong mga taong to ang kanilang kaluluwa at kanilang bangkay na katawan para gamitin at imami nga, kumbaga papasok sila sa katawan ng ibang tao. And ang mahirap pa nito, yung tao na namatay na yun, halimbawa ito si magnanakaw to, nawala si magnanakaw, ganyan. Pag ito niritwalan ito ng kulto, itong si magnanakaw, ito naman si mabait, pwede siyang pumasok doon sa mabait. So yun, yun ang exorcism. At hindi yan ginagawa ng Catholic yung exorcism, except for Europe. Kasi nga, bumabawi ang mga gabunan at mga aswang kapag sila ay ni-rituals ng rest in peace. So, very sensitive ang mga balbal, very sensitive sila. Naka one step ka pa lang, naka 100 mind na yung naiisip nila na kaya ka mag-a-attack sa kanila dahil gusto mo silang patayin or i-cleanse. So yun, bago kayo mag-move sa mga aswang na yan, kailangan yung ayusin or kailangan yung isipin or maging matalino kasi mas matalino ang mga walker dead sa tao. So ayun, yun ang problema. Pag napatay ng tao ang walker, mapupunta ang energy ng walker sa tao. So, magiging malakas naman yung tao. Kaya yun, nag-ahatakan bago pumunta sa kabilang buhay. Marami pang hatakan na mangyayari. So, yun lang ang iniisip ko. Yun lang ang iniisip ko talaga. And, there's no safe sa ating lahat. Kung gusto nyo lumabas, labas kayo and i-corpio yung sarili nyo para hindi kayo habulin sa labas. Ang dami nila galing yan sa mga probinsya. So, ayun.